May isang taxi driver po ang sumadya dito sa ating istasyon at nagsauli ng iPad mini na naiwan po ng isa sa kanyang mga naging pasahero. Okay. At natanggap na po yan ni Ed Acerada kanina. Ngayon nasa linya po itong matapat na taxi driver mula po sa Maynila, si Tatay Christopher Pineda. Good morning, Tatay. Good morning, Ma'am. Hello, Christopher. Nakapagpahinga ka na ba? Hindi pa, sir. Kasi tinawagan po kayo Sir Ed kanina. Sabi niya, hindi raw kayo ng konting information tungkol sa naiwan na minipad, sir. Oo. At kami, sorry ha, istorbuhin namin ikaw. Okay lang po, sir. Anong oras ang biyahe mo? Minsan, sir, mga 7 ng umaga hanggang 12, ganun, sir. Hanggang hating gabi. Sir. Hanggang hating gabi, sir. Ilang taong ka na? 42 po. 42. Ilang taong ka ng taxi driver? Nasa almost 2 years na rin, sir. Dati anong trabaho mo? Jeepney driver po, sir. Nag-taxi ka na. Bakit ka nag-taxi from jeepney? Sir, may na rin po kasi sa jeepney nun, sir, kasi pandemic, sir. Taga saan ka talaga? Taga Nueva Ecija, sir. Nakatira ka sa Maynila? Sa ngayon, sir, dito tumutuloy sa garahe po namin, sir. Stay-in ka na taxi driver. Yes, sir. Magkano boundary mo? 1,250, sir. Kahapon ba naka-boundary ka? Naka-boundary naman, sir. Naitagpos din. Yung pamilya mo nasa Nueva Ecija? Nasa misis ko po, sir. Taga Tarlac po siya. Asan siya ngayon? Nasa Tarlac po. Ilan ang anak mo? Dalawa po. Na kay misis lahat? Apo, nasa kanya po. Dati po kasi kasama ko sila dito, mahirap sir dito, mataas ang cost of living . Kaya nag-decide na ako na iwi muna doon. Itong mga anak sila. Mo, anong edad nito? Isang 14 sir, saka isang 7, parehas pong babae. Parehong nag-aaral? Apo. Si misis ba may hanap buhay? Wala po sir. So ikaw yung nagpapadala sa kanila? Apo, papadala na lang po ako weekly, sir. Kung magkano po kinita ko sa isang linggo, gano'n. Sumobra sa akin. Ang hirap mamasada, no? Yes, sir. Kailangan, sir. Ito lang ang kung hanap buhay, sir, medyo maisa-is para sa akin, magaan-gaan. Magkano ang iyong kinikita neto? Pinakamalaki mong kinita nitong, ito lang, itong nagdaang linggo lang. Huwag natin isama yung Pasko, no? Na season. Sir, wala pa sir, 1,000 sir. Minsan 700, 800. Pinakamalaki na yun sir. Minsan sir, 400. Hindi pare-pareha sir. Kasi mahirap po ang biyahe, sobrang traffic. Yung pinakamalaking 700, 800, ilang oras sa trabaho yun? Sir, almost lang sir. 17 hours sir, alas pahinga ko lang sir, kumain . Kasi araw-araw po kasi ako, kaya dire-diretso po ang biyahe ko. Naintindihan natin to. Magpahinga lang ako ng konti kasi tapos kinabukasan ulit, bibiyahe na naman ako. Kaya hindi ako gano'n sumasagad. Paano pag nakasakit ka? Hindi naman sir, medyo kinokontrol ko na may sarili ko sir na pag di ko na kaya, hindi ko na sir, pinipili talaga. Pag nakasakit ka, wala ka may papadala. Opo sir. So, hindi ka makapagtatrabaho, no? Sir. Naintindihan namin, no, Christopher, ang hirap na yung pinagdadaanan para lang kumita, no, ng patas, ika nga. Apo. Christopher, kwento mo sa amin ito, itong iyong ibinigay kay Edgar. Salamat ha, napunta ka sa dinami-dami ng istasyon. Bakit ka sa amin napunta dito? Out of the way yata ito. Sir, tatlong beses kasi ako napunta dyan, hindi ko alam bakit din sir, kasi namamasada ako. Galing ako ng Bendia, may nagpatid sa akin ng BGC, tapos BGC to City lang dyan, sir, sa Pioneer. Tapos balik na naman ako ng BGC, punta naman ng Poblasyon Makati. Poblasyon Makati, may nagpatid dyan sa akin sa Pioneer Center, sa may Jollibee. Sabi ko, daan ko na kaya ito dito para wala akong intindihin. Para kung maghanap man, sa inyo lang, dyan na nasa istasyon. Yun na naisip mo. Para mas marami nakakaalam, mas madaling makita sa mahanap. Oo. Pero alam mo na sa programa namin ito, gusto mong ipa-anunsyo? Ikaw ba'y nakikinig din sa amin?
Opo sir, nakikinig po ako pagka bumibiyahe po ako sir sa inyo. Bumibiyahe na po ako pag umaga po. So, komportable ka ba na sa amin mo ito na ibigay? Opo sir, komportable sir. Oh, kasi magandang po ang pakiramdam ko ngayon kasi naibigay ko na sa tamang dapat bigyan. Oo. Salamat sa tiwala mo sa amin. Kwento mo sa amin, saan ito naiwan? Sinong pasahero ito? Lalaki ito? Kwento mo sa amin kung kailan mo nalaman na meron palang naiwan sa taxi mo. Bale sir, pumila ako sa isang mall sa Makati. Tapos may sumakay na lalaki. Nagpatid siya ng pako. Kahapon to kahapon? Kahapon. Kahapon sir. Sige. Between 5 to 6 sir ng hapon. Sige. Sa pako. Tapos may pinapasok siya sa akin eskinita, hindi ko na alam kung saan siya pumunta doon yung pagbaba niya kasi maraming bahayan. Pero hindi ko naman ugali kasi magtitingin sa likod ng taxi sa pag bumaba na yung mga pasahero eh. Tapos yung papalabas na ako ng Kirino Extension, may pumara sir mag-anak, nagpatid ulit sa akin ng Makati sa isang mall din. Tapos binigay nila sa akin, kuya may naiwan na ano dito, tablet sabi niya. Ay, nako, sabi. Sir, sa ano yan? Yung huling pasero kong minaba dito sa Paco, sir. Doon yan, galing sa isang mall sa Makati. Sabi niya, paano to? Sir, gawin niya na, sir. Picturean niyo na lang ako, pati yung tablet, pati plate number nito. Kung gusto niyo, sir, i-post niyo na lang. Kasi wala akong ano, Facebook, sir. Parehas tayo, eh. Sabi ko, i-post niyo na lang, sir, para madaling makita. I-publican nyo na lang. Ayaw niya. Sabi niya, sige sir, antayin natin tumawag. Pag tumawag, sagutin mo, sabi ko sa kanya. Hanggang sa makarating na kami sir sa mall, bumaba na siya. Sabi niya, bahala ka na dyan kuya kung anong gusto mong gawin dyan. Sa kami, binigay namin sa'yo. Ayaw rin yung buksan sir eh. Kasi, ayaw rin yung buksan eh. Kasi alam niya, mamahalin yung ano yan. Sabi niya, tinignan niya sa ano niya, sa cellphone niya kung magkano yung amount niya. Medyo may value sir. May value, mahal yung tablet na yun, sabi niya. Yung brand nito, no? Yung brand po niya, may mahal yan, sabi niya. So na kuya, bahala dyan kung gusto mong isuli, Sige. So, nung ibinigay nga sa iyo, sinabihan ka na ikaw nang bahala dito, anong unang impulse mo, anong unang naisip mo? Inantay ko po sa tumawag, sir. Hanggang sa gabi na, wala pa rin tumatawag, sir. Hanggang sa maggabi na siya, tapos pabalik-balik ako. Kahit mo napupunta dyan sa malapit sa inyo, sir. Dyan sa Sheridan Condominium, dyan sa Light Mall, yung pinakauli nga sa Pioneer Center. Doon ako nag-decide na dyan ko na lang to dito. Antayin ko lang si, lagi nyo kasi binabanggit sir, si Seth Acerada. Si Ed Acerada. Tinanong ko sir sa guard kung anong oras darating. Sabi niya, mamaya pa yun, mga alas 3. Eh, sir, sabi ko, may sasoli ako. Pinakita ko nga, sir, sa guardian. Sabi ko, sir, walang tawag. Inantay ko tawag eh. Sige, sabi niya, parada ka pa dyan. Sige. Kung dating na si Seth, sabi niya. Dating si Ed. Si Seth daw. Si Seth ang naririnig niya. Si Seth o si Ed. Yung maliit, sir. Yung maliit. Sino bang mas maliit? Si Seth o si Ed? Pinagsama sir, na. Yung maliit siya. Basta mababahalan din siya. Hindi siya gano'ng katangkaran. Anyway, si Ed ang tumanggap kanina. Kanina nga, itong binungad sa akin itong si Ed. Anyway, sige. So, ganito, Christopher. Salamat sa iyong kwentong ito. Hawak namin itong iPad mini na ito. Ang description mo ay sumakay itong pasahero mo kahapon at bumaba dyan sa cash and carry? O doon mo? Sa Paco. Doon po sumakay sa cash and carry tapos okay. Bumaba po siya sa Paco. Sa Paco. Okay, sige. Sa oras, sir. Okay. Lalaki ito? Lalaki po siya. Siya po ang huling sakay ko bago po nakita yan. Okay. Sige. So, ganito. Pero bago siya sir, mayroon pa isang babae pero hindi naman sir siguro ano kasi kung pagsakay ng lalaki dapat siya nakakita ng tablet eh. Kaya sigurado ako na yung lalaki ang nakaiwan ng tablet sir eh. Okay, sige. So ganito ha, ipapanawagan namin to maya-maya ng kaunti. Meantime, kami nagpapasalamat dito sa iyong effort na ito. Matutulog ka na ba dapat? Oo sir. Oo, kasi puyat ito Chacha sa kanya pamamasada. Alright, so salamat na marami Christopher ha dito sa iyong kagandahan. Ito ba ang first time na may nakaiwan sa taxi mo?
Ah, dati po, sir, meron nakaiwan naman sa grocery. Mm-hmm. Ay, na-picture up to. May camera kasi, sir, sa pinagatiran ko sa kanila. Mm-hmm. Nakuha nila yung plate number, pati pangalan, pati yung telephone number ng operator ko. Mm-hmm. Tumawag sa operator ko ngayon. Mm-hmm. Sabi, may naiwan daw sa compartment na ano, grocery. Mm-hmm. Kaya binalik ko rin, sir. Mm-hmm. Oo. Maganda nga rin kasi sa mga pasahero ko minsan, ano, bago sumakay, picture muna yung taxi. Kasi nandoon naman yung mga contact number din. Alright. Oo. Ganito, Chacha. Oo. Ba't mo sa akin pinapasa? Basta, bakit mo ako tinatawag? Hindi, sa akin kasi si Christopher, ngayong araw na ito, malilate siya sa pasada. Oo. So, sige. So, coding po kasi ako, sir, ngayon. Kaya matutulog muna ako coding. Bali mamaya mag-extra po ako ng update dito sa ibang unit, sir. Sa ibang, kumbaga iba yung plate number. Oh, sir, ibang unit naman. Sir, i-update ko lang kasi coding ako ngayon eh. Oh, sige. I-update ko lang. Sige, ganito, yung boundary mo ngayon na 1,250. Yes, sir. Okay, ibibigay na namin sa iyo. Ay, salamat, sir. Mm-hmm. Maraming salamat, sir. Oo. Ito ay galing kay Happy Anonymous para kahit papaano, yung lahat ang kikitain mo, well, of course, panggasolina mo. Sa'yo na lang yon at itong taxi mo, kung kalahati yung boundary, mas maganda para meron ka na may tatabi. No? Pero sa ngayon, ito, no, 1,250 na pang boundary mo. Ewan ko lang kay Chacha. Oh, kasi dito sa bandang amin, meron ka na kaagad 1,250. Sino nagbigay? Si Happy Anonymous. Eto, si Happy o si Nerang nagparamdam agad. Kain dalawa, sir. Pakinggan mo muna. Idol mo ko? Ako, kain dalawa, sir. Baka si Pastor Jeff, kababayan ko po yan. Si Pastor Jeff, agad na yung BTA. Sige. Alam mo naman si Happy Anonymous, malawak yan. Oo naman. Maraming salamat po sa mga Happy Anonymous. Eto po. Okay. Kuya, may nagpadala po ng mensahe dito. At ba't mo naman ipinapasa sa iba? Hindi, teka lang. Uh-huh. Teka lang ha, dyan ka lang. Kumapit ka lang dyan. Sige. Galing kay Happy Cucinera, may nagpadala nga po dito. 1,000 piso po para sa inyo. Okay, so, ay, marami salamat po. Pero, dagdagan pa natin yan. Mm. Kasi nakatitig na sa akin ang partner ko ngayon. Pero deserve mo to, kuya. Kasi ang hirap kumita. Para kumita siya ng 700 to 800 pesos per day, kailangan buong araw siyang mamasada. So, para masarap po ang inyong kainin ngayong araw na to, 1,000 piso po para sa inyo. So, ang total tatanggapin niya? 3,250 pesos po. Ay, marami salamat po, ma'am, sir. Mm-hmm. At sa inyong programa, sir. Pwede mo nang padala kay Mrs. Ah, apo, sir. Saan sa Tarlac si Mrs. mo? Sa Paniki po. Okay. Taga Tarlac talaga siya? Apo, taga Tarlac po talaga siya, sir. Alright. Sige, so 3,250 ang aming papadala sa iyo. Tatawagan ka kaagad ni Ed at saka ni Dimple, no? Para apo, doon sa transmittal natin. At ito ay, alam mo, ito ay hindi pa ito sapat, no? Sa pagkilala, hindi dahil lang dito din sa nagsosauli ka nang naiwan sa iyong taxi, kung hindi sa pagpapagal mo. Apo, salamat po, sir. Oo, dahil alam ko na yung pinoproblema araw-araw kayo, paano mo malalamnan ang sikmura ng iyong pamilya. Apo. At kung paano ang babaunin ng iyong anak sa pag-aaral. Christopher? Ah, sir? Nauunawaan namin yung pagsisikap bilang isang ama ng tahanan. No? Ama ng iyong mga anak at kabyak ng iyong mahal na misis. Anong pangalan ni misis mo? Rosalie Pineda, sir. Rosalie Pineda. Cha, please. Apo. Okay. Kuya. Ma'am? May mga additional pa po tayo dito galing kay Happy Daddy. Napakinggan niya siguro yung boundary mo. So boundary mo para bukas, sagot na rin niya. 1,250 pesos. So, maraming salamat po. 4,500 na po ang tatanggapin niyo. Okay. Opo, salamat po. And ganito, no, Christopher. Oo. Pag in case lang din na sana nga kung bukas makinig ka sa amin, awa ng Panginoon, apo, magabayan tayo today na maisoli namin ito sa may-ari. No? Apo, apo. Okay. Meron naman po nakalagay dyan, sir, pag in-open, meron nakalagay dyan, ay blank, tapos pinakahuli, sir, Jesus.
Oo, yes. Meron siyang ano, meron siyang marker na ano. Wala siyang picture, sir. Na picture nung may-ari talaga. Mm-hmm. Yung pagbukas, sir, wala. Yun ang tatanong din natin doon kung ano yung lalabas pag binuksan. Oo, meron nakalagay. Ay, tapos blank. Okay, sige. So, bago tayo magpaalam. May additional. Bago tayo magpaalam. Galing kay Happy KM, 2,000 piso para sa'yo, kuya. Eh, meron pa si Happy Devotee. Oh, edi magkano na 'yon? Eh 7,500. Galing mo sa math, kuya, 7,500 pesos. Kailan po kayo huling nakahawak ng 75? Tagal-tagal na rin, ma'am. Pag minsan yung last ano, December, ma'am, yung medyo maganda-ganda biyahe, ma'am. Mm-hmm. 1 week ganon. isang linggong pasada. Mm-hmm. Oh, ma'am. Oo. So yung sobra dito, kuya, papadala nyo na sa pamilya? Ganun po? Ay, papadala ko na po, ma'am. Mm. Kasi pa-birthday ko rin sa misis ko ngayon, ma'am. Oh. Ah, birthday ng misis mo? Aba. Apo. Iniadya talaga? Ngayong araw na to? Apo, ma'am. Aba. Apo, sir. Ambay talaga ng Panginoon. Iniadya. God's perfect time ang tawag dito. Itinakda. Iba yung iniadya. Itinakda. Kasi iadya mo kami sa mga masasama. Ayun, ilayo mo kami. Itinakda. Oh, wow. Ang bait ng Diyos, Christopher. Up. No? Thank God, sir. Talaga. Kay Brad Jeff, sir, sa ano, sa araw-araw niyong pinamamahagi na ipinapalaganap ng salita ng Diyos, sir. Mm-hmm. Kay Brad Jeff, maraming salamat din. Amen. Oo, yung nga din ang pinaka-importanting mensahe sa lahat, no? Kung nakikinig ka sa amin. Ito yung nagbibigay sa atin ng lakas na loob, patnubay at panggising sa ating lahat. O sige, so congratulations ang masasabi ko sa iyo, Christopher. At batiin mo si Mrs. mo. Kung nakikinig siya ngayon o nanonood sa atin, ano ang iyong message sa kanya? May pa-birthday na po ako sa kanya ngayon. Saka ang ingat po sila lagi. Mahal na mahal ko po siya sa kayong mga anak namin. Ano ba tawag mo kay Mrs.? Pangalan lang, sir. Anong pangalan ni Mrs.? Rosalie po eh. Pero si tawag ko po sa kanya, Hen. Hen. Pong, apo. Hen. Hen. Short for inahin. Hen, oo. Hindi. Akala ko short for inahin. Hindi. Baka yan ang tawagan ng shortcut ng Henny. Okay. Sorry, akala ko hen short for inahin. Okay. Anyway, sige. Muli, Christopher, salamat sa iyong kagandahan loob at pinagpapala ang mga tulad mo. Keep it going. Maging tapat lang tayo. Salamat na marami, Christopher. Marami salamat din po, sir, ma'am, at sa Radyo 5. Salamat, mabuhay ka at pagpalain ka. God bless you. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.